Kumustahin na natin ngayon ang paghahanda sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center sa Maynila sa ulat on the spot ni Sandra Aguinaldo. Sandra? Rafi, hanggang ngayong araw nga ay handa na ang mga doktor dito sa Jose Reyes Memorial Medical Center para sa pagdating ng mga kababayan natin na maaaring maapektuhan ng paputok. At ayon nga sa ospital, ang huling pasyente po na nadala dito para gamutin bilang biktima ng paputok ay nadala noong December 27. Inaasahan daw nila na mas mababa ang maitatalang bilang ng biktima ng paputok ngayong taon. Mula kasi noong 2013 hanggang last year ay pababa raw ng pababa ang bilang ng mga biktima na dinala sa ospital. Bukas ay 55 doctors sa orthopedic at surgery department ang naka-duty ng sabay-sabay sa loob ng 24 oras. Bukod pa yan sa mga doktor sa ibang department. Ipinakita naman po ng JRRMMC ang kanilang mga orthopedic instruments na ginagamit kapag merong mga pasyenteng naapektuhan ang laman at buto dahil sa paputok. Ginagamit siya para pagputol ng extremity, usually buto. Although sa operating room, we have a mechanized version of this one. So ito yung pang-display talaga namin. And then ready din kami for other equipments like mallet and then osteotome. So kung mahirapan dun sa saw, pwede kasing putulin yung buto with an osteotome. So the other things here, kung salvageable ang extremity like the hand or the foot, pwede namin siyang lagyan ng external fixator. So ito yung mag-hold sa buto mo habang nagpapahilom yung balat. And then also this one, yung giggly wire, can be used for amputation. The other things here is to use to hold the bone para ma-reduce mo siya pag nare-repair. And then this one is to remove the damage soft tissues pag nag-ano ka, tatanggal ka ng mga natputukan or wasak na laman. Rafi, makikita mo dito sa akin likuran, ano, dyan yung lugar kung saan dadalhin, no? Kung meron tayong mga kababayan na maapektuhan ng paputok, ay dadali sila dyan. Buti naman, awa ng Diyos, wala naman pong naisugod sa ospital ngayong mga oras na ito. Pero pinaghahandaan pa rin po ng mga doktor dito yung iba pang karamdaman o maaari pangyayari na related pa rin sa New Year, gaya halimbawa ng aksidente dahil merong iba tayong mga kababayan na maaaring nakainom o no, kaya high blood. At isa pa rin daw na kadalasang dahilan kaya nasusugo dito ang pasyente ay dahil sa hika o hindi sila makahinga. Rafi? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo.